Okay, hello guys. Ito na naman tayo sa ating reaction video. And nagising ako kaninang umaga and I check some videos sa atin sa online and mga events na nangyayari ngayon. And napansin ko tong YouTuber na to. It's one of the thing na maganda sa technology ngayon at lalo na sa social media. Even you are a young kid, you can be famous or you can be have a living sa doing YouTube videos or any social media accounts niyan. Depende lang sa diskarte mo at sa lakas ng loob mo o sa pangarap mo, sabi nga niya. And one thing gusto ko lang sa kanya is I watch his videos. Nakakatuwa. Nakakatuwa yung mga videos niya. Nakaka-inspiring ang kanyang mga subscriber. Rather than subscriber ko, I match him na parang talagang mas marami sa kanya. 100,000. Balita daw 300,000 ang subscriber niya. Because dahil lang sa isang video, guys. Dahil lang sa isang video na ano niya. Na napanood at nag-react lahat ng netizens and mga YouTubers, especially maraming negative nangyari dyan sa isang video. Ito lang ang ano, panoorin ko muna yung video para natin malaman kung ano ba yung video niya. And yung name ng YouTuber ay si Bugnoy Glamour. Ngayon, Glamour, tama, Glamour. Okay, let's watch the video guys ha. Mga nangangarap dyan katulad ko, huwag kayo tumigil mangarap. Kasi kung hindi kayo mangangarap na mangangarap, hindi matutupad yung mga pangarap nyo hanggat hindi nyo binubuo sa utak nyo kung paano itutuparin yung pangarap ninyo. Kaya kung ako sa inyo, kung hindi kayo matalino, kung hindi ako, inaamin ko, hindi naman ako matalino, pero sa buhay, kailangan maging, Pinoy Bale! Bale! Pinoy, pero ang gusto ko talaga sabihin sa inyo is wag na wag kayong sumukong mangarap, wag na wag kayong sumuko na tuparin yung mga pangarap ninyo kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, walang wala kayong mararating tulad nito. Kuya, hi ka sa vlog ko. Hello! Yan kuya, sikat ka na! Tapos, okay na, tapos na ang ating mukbang. Let's get into how to become a successful YouTuber or how to be a good YouTuber. So without further ado, let's get started! So hi everyone, this is me, Bugnoy Glamour, and welcome back to my YouTube channel. Okay. So, yung clip na yun is that, yung clip na yun, natapos na yung clip, di ba? And nakita ko yung mga comments ng mga YouTubers or yung iba nating mga kababayan. I salute the guy. He's very, very famous. At maganda, inspiring yung ginawa niya eh. Yung dapat maging masipag, mangarap kayo, huwag kayong papatay-patay, ganun. Huwag ka, kung mangarap, may goal ka sa buhay. I salute that. Gusto ko yan. Kasi ako, nag-aanap buhay din ako. Nag-negosyo rin ako. Nag-re-recito. Even struggling ako sa pagbebenta. And even sa nabuhay natin, gumagawa na rin yung mga side hustle, maganda yung message ng umpisa. Sumabray lang siya sa pinakahuli na minimension niya yung tricycle driver. O yung tricycle driver. He's a 15 years old ako, 16 years old, Nicola, 15 years old, sabi daw. Ito lang. Since young pa siya, magkakamali siya. Baka hindi pa niya alam yung sa sobrang saya niya, sa sobrang achieve na achieve siya, nakalimutan na niya yatang ibaba ang paa niya. So parang nilagay niya sa vlog or being creative lang ba siya or something like that. Ang sa akin lang, be careful. Be careful, guys. Even you are a YouTuber, be careful sa mga gagawin yung ganyan. Even though sa tingin mo positive yun, but you need to think twice, thrice, or million times to do that na magme-message ka sa YouTube or any social media platform.
Dahil kasi nakasalalay dyan talaga yung na tinatawag na pagiging yung social responsibility mo as a social media artist or a social media well-known social media influencer, di ba? Kasi ano yung message mo, mababasa ng kasing age mo or yung lalo-lalo yung mga followers mo. And for me, parang binastos mo yung pinababa mo yung nagtatrabaho mong nagtatricycle driver. And marami diyang nag-umpisa sa wala. Ngayon yun. Nag-umpisa sa wala. Ako, naghanap buhay ako. Pasalamat ako sa father at mother ko dahil kasi nga, may kaya naman sila kaso hindi naman kami mayaman. Yung may kaya sila at napag-aral ako. And I did not have that so-called fame or influencer ka at that time. At my time, wala pang internet. And ako naman, ay nagtrabaho, I have the effort to make myself what I'm doing today. I'm here right now and still kumakayod. Huwag maliitin yung mga trabaho ng tricycle driver, jeepney driver man. Kasi hindi mo na maalam eh, kung sobrang sipag niyan. Hindi mo rin alam na yung tricycle driver niyan, nagsa-sideline yan. Di ba? Right now, nowadays, hindi mo ano eh. Oh, hindi mo masasabi. At least maganda yung trabaho niya. Hindi siya nanloloko, hindi siya nananaksaktan or nakikidnap ba, di ba? At least malinis ang kanyang hanap buhay. At nagtatrabaho siya para sa pamilya niya. Yun lang yun eh. Kasi being young, you have to learn ano yung experience mo dyan. For Bugnoy, this is a learning experience sa'yo. Dahil kasi, alam ko, nag-apologize ka na. And that's good. You're being humble. And you're now, as in your age, na you're young, natuto ka sa yung pagkakamay, but the damage has been done. Yun yun. The damage has been done. Wag naman natin buluin tong taong to. Dahil kasi nga, he's doing Kuela effects in the YouTube. So, yun lang. First, you have to be careful, guys. Be careful to do some YouTube messages sa atin. Dahil kasi nga, ang mga viewers natin, different reactions yan. Different pag-iisip na yan. So, think twice, thrice, or a million times to create a content na hindi maapektuhan o maka-offend sa tao. Dahil kasi maraming taong may anak ng tricycle driver, di ba? So, at saka most of us, hindi naman may mosi yung viewers mo. Di ba? Isa na yun. You have to be responsible. Yan. And secondly, if you are now a big influencer, huwag lang basta-basta magme-message yan, ganito lang, walang pangarap, di ba? Pangit yun. If you're an influencer, you have to be careful sa gagawin mong content. And kasi makaka-offend ka ng ibang tao. Dahil kasi may mga followers ka na kasing age mo na pwedeng gumaya sa'yo. Gayahin yan sa'yo. Diba? Nawala na yung respect, di ba? So, maging mababaw. Magiging makumbababa. Di ba? Nawala na yung ganong respect. Kaya nga, binalik yung GMRC. Good morals and right conduct sa ating government. Yun. Yun lang yung masasabi ko. Be careful, be responsible, know your content very well, and think twice, thrice, and million times before you publish it. So guys, yun lang ang reaction ko for Bugnoy. Just keep going. What happened? You apologize. That's good. And nag-sorry ka na. So, huwag naman magalit. Huwag na i-bully yung tao. Okay guys, yun lang. And huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa akin channel and click yung bell button guys. So, have a great day and bye. Thank you so much for watching. See you again on my next video.